Teeny, teeny palm, petite nachnaya ptichka. When was it over all this of Tom? Tim got one is ptichka. Hello po muli at magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang nagbabalik na si CJ. Narinig yung una kong story sa video na may pamagat na aswang story ni Inday. Nagpapasalamat ako na lubos sa iyo, Ma'am si Clark, sa pagbabahagi ng aking kwento. Palagi kong inaabangan yung mga true life horror stories ninyo. Gustong-gusto ko rin yung pag-comment ninyo pagkatapos ng story. Ngayon naman, muli ako magbabalik para magbahagi na naman ng isang nakakatakot na kwento ng dati naming kasambahay na si Inday. Nangyari ito sa isang probinsya sa Visayas Region. Meron isang pamilya na nakatira sa isang liblib na lugar na maraming galakihang mga puno. Ang mag-asawa ay may isang sanggol na anak na mga ilang buwan pa lamang naisisilang ng gilang. Isang araw, umalis ang kanyang mister upang magtrabaho sa bukid at naiwan niya ang kanyang mag-ina sa kanilang bahay. Bandang hapon, ang ginang ay nagbawali sa kanilang bakuran at ang sanggol naman ay natutulog sa duyan. Maya-maya, may isang babae ang bumati sa ginang. "Magandang hapon po, pwede po ba makainom ng tubig? Uhaw na uhaw lang po ako at ako'y nanggaling pa sa malayo." Napatingin naman ang ginang at sumagot na, "Oo naman, sige pumasok ka na sa loob at kumuha ka na lang ng maiinom mo." Lubos na napakabait ang mapagtiwala ng ginang. Pumasok ang babae sa loob ng bahay nila habang ang ginang naman ay nagpatuloy sa pagwawalis ng kanilang bakuran. Maya-maya, nagtaka ang ginang kasi yung babae nakikinom lang ng tubig ay hindi pa lumalabas ng bahay nila. Ilang minuto na ang nakalipas. Sa madaling salita, medyo matagal na ang babae sa loob ng bahay. Kaya nagdesisyon na yung ginang na pumasok sa loob ng bahay nila upang tingnan kung bakit hindi pa lumalabas yung babae. Pagpasok ng ginang, nangilakbot siya sa kanyang nakita. Kitang-kita niya yung babae na nakatayo sa harap ng duyan kung saan natutulog ang kanyang sanggol. At sarap na sarap ito sa kanyang kinakain at ito'y walang iba kung di ang kanyang anak na halos paubos na. Nakatingin pa raw ito sa ginang habang kinakain yung sanggol. Nagtitili ang ginang at siya namang dumating yung kanyang asawa. Hinabol ng asawa niya yung babae, ngunit hindi niya na ito inabot sa kadalilan ng napakabilis daw nitong tumakbo at bigla na lang nawala. Halos mabaliw ang ginang sa kanyang nasaksihan. Nang mahimasmasan ang ginang, sa kanya kinuwento ang buong pangyayari sa kanyang asawa. Sobrang puot ng kanyang asawang lalaki, subalit hindi niya makuhang magalit sa kanyang misis sa nakita niyang itsura nito, bagkus, naawa ito at niyakap na lang ito ng mahigpit. Makalipas ang isang taon, nangalak ulit yung babae. Nagplano yung mag-asawa. Isang araw, umalis yung lalaki at naiwan ulit yung mag-ina niya. May sumulpot na namang babae na tulad ng dati, makikinom ng tubig, pero iba na yung itsura nito. Sa pangalawang pagkakataon, pinapasok niya ito mag-isa sa bahay at nagpatuloy ulit ito sa pagwawalis, habang ang panibagong sanggol ay nasa duyan. Pero sa pagkakataong ito, ang lahas ay palabas lamang. Hindi naman pala talaga lumayo yung lalaki. Kumbaga, nasa tabi-tabi lang ito. Tahimik na nagmasid sila mag-asawa. Sa pagkakataong ito, nakita nila yung babae na tumutulo ang laway at iba na ang itsura nito. Nung akmang kukunin na yung sanggol para kainin, biglang dinamban ng lalaki yung aswang sa likuran at inundayan ito ng mga taga.
Hindi na nakuha pang manlaban nito dahil sa sobrang puot ng lalaki. Hindi niya binigay yung aswang na pagkakataon na makapanlaban at tinatad niya ito ng saksak ng itak na gawa sa tanso hanggang sa mapatay niya ito. Sabi ng tatay ni Ate Inday, ang aswang na napatay ng lalaki ay yung aswang din na kumain ng panganay nila. Sa wakas, nagkaroon ng justice yung unang sanggol na kinain ng aswang. Pero tinanong ko si Ate Inday, bakit naman nila ginawang pain yung sanggol nila? Sagot sa akin ni Ate Inday, yun lang kasi yung naisip ng mag-asawa para mahulit mapatay yung aswang na kumain sa unang anak nila. Oo nga pala, magkakalayo mga bahay sa aking story. Salamat pong muli. Sana po'y nagustuhan ninyong aking kwento. Pasensya na po at hindi ko na matandaan kung anong year nangyari ito. Pag may time po ako ulit, mag-send ako ulit ng ibang story. Busy lang talaga ako bilang isang frontliner. Isa kasi akong nurse dito sa California. Stay safe everyone. Maraming salamat pong muli and of course to you, Ma'am Clark. Hello sa inyong lahat. Ito po muli si Lynn. Nangako ko sa Diyos na ibabahagi ko ang kanyang pagmamahal at pagkalinga, para hindi naman puro kaaswangan ang ating naririnig. Gaya ni SR, gusto ko na yung mga taong nakakarinig ng aking kwento ay malaman nila na ang Diyos ay nandyan lang sa ating tabi at walang imposible kapag tinawag mo ang kanyang pangalan. Ako man ay nakaranas ng napakahiwagang pagmamahal ng ating Panginoon na sa tingin ko ay dapat talagang ibahagi. Sa pamamagitan mo, Clark, sana magustuhan ng iyong mga tagapakinig ang aking kwento. Sa taong 1989, ng mga panahong ito, nasa grade 1 pa lamang ako. Ordinaryong araw lang naman yun. Ako'y nasa klase. Nang walang ano-ano, dumating ang aking tiyahin sa aking school. Pinagpaalam ako sa aking teacher upang makauwi ako ng maaga. Nalapis na pinagtaka ko kasi katatapos lang ng recess. Bakit pa uuwiin na ako? Hanggang sa hindi na nakatiis ang tiyahin ko at ipinaalam na sa akin ang tunay na dahilan. Iha, huwag kang mabibigla. Kailangan natin pumunta sa Coronadal City. Nandun ngayon yung mama mo. Po? Bakit naman po? Ang tanong ko. Naaksidente yung mama mo, kasamang iyong kapatid. Yun lang at napahagulgol ako. Takot na takot ang aking pakiramdam. Kailangan pumunta ng aking tita doon. Ngunit sa kadahilan ng wala namang mapag-iiwanan sa akin dun sa bahay, kaya wala siyang choice, kaya kailangan niya na rin akong dalhin. Wala rin naman doon yung aking papa dahil may nilakad dito sa kalapit na lungsod. Kaya ayun na nga, nakarating na kami ng ospital ng araw na dinayon. Nung nandun na kami, napagalaman ko na ligtas naman yung aking mama at kapatid. Konting buko lang yung tinamu ng aking kapatid sa kadahilan ng niyakap siya ni mama nung nagpapagulong-gulong yung jeep na kanilang sinasakyan. Si mama naman ay mga may natamong malalaking bugbog sa kanyang kaliwang pisngi. Ngunit ayos na rin naman siya. Kinabukasan, nandun na kami ulit. Ngunit maya-maya, may dumating na isang pare at sakristan. Reliyosa kasi yung mama ko talaga. Gusto niyang mabindusyon siya ng pare at magpasalamat sa kaligtasan na binigay sa kanya ng Diyos. At ayun nga, pinalabas na kami. Pagkalabas namin, sinara nila yung pintuan. Si mama, si father at yung sakristan lang yung naiwan sa loob. Naupo ako sa tabi ng pintuan. Yung tiyahin ko naman, parang nainip yata, kaya naisipan niyang bumaba. Halika Lynn, bumaba tayo sa kantin. Kakain tayo doon. Yaya ni tita. Nagsimula na siyang lumakad. Alam niyang susunod ako. Siyempre, dahil nga bata pa ako noon, maikli pa yung mga paa ko, kaya maikli akong bumaba ng upuan. Ngunit nang patalikod na ako, napansin ko na may liwanag na lumalabas mula sa siwang
sa ilalim ng pinto, doon sa room ng mama ko. Nilingon ko yung tita ko. Tatawagan ko sana siya. Ngunit hindi ko na nagawa dahil yung liwanag, mas maliwanag pa sa lahat ng liwanag. Puting-puting liwanag ito. Super bright white. Nakakasilaw. Nagtataka ako. Anong ginagawa nila sa mama ko? Dinukwan ko yung siwang ng pinto upang silipin sana kung saan galing o anong may gawa ng napakaliwanag na ilaw na yun. Kung tubig siguro yun, nalunog na ako, Clark. Napakaasin, sobrang puti talaga ng liwanag at talagang nakakasilaw. Hindi ko magawang masilip yung loob, gawa ng sobrang silaw talaga. Maya-maya, may kumalabit sa pipitan ko at nilingon ko kung sino yun. Si tita lang pala na nakataas ang kilay. Oy, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakadukwang? Ah, kasi tita, may liwanag. Ang liwanag ng... Naputol kong sagot dahil wala na ang liwanag. Asa na yung liwanag? Anong liwanag? Wala namang ilaw ah. Tanong ni tita. Eh kasi tita, may liwanag kanina. Sobrang liwanag, naggaling sa loob. Sabi ko. Pagkatapos nun, biglang bumukas yung pintuan at bumungad ang sakristan na nakangiti. Sabay-sabing, pwede na kayong pumasok. Mabilis nga akong pumasok para makita ang mga bombilya na ginamit nila, ngunit wala namang ilaw. Cozy yung ambiance ng meron sa loob. Maliit lang ang bintana para sabihing dun galing yung ilaw na yon. Inon ko yung ilaw, ngunit di naman ganong kaliwanag yon. Nagtaka na yung mama ko. Anak, anong ginagawa mo? Sinagot siya ng tita ko. Ay ate, sabi niya kanina, may sobrang napakaliwanag daw na ilaw na lumalabas sa pinto habang nasa labas kami. Lumingon ang pari sa narinig at nagtanong, liwanag? At sinya niya sa nako ni Father na lumapit sa kanya. May gusto kang itanong, iha? Tanong ni Father nang makalapit ako. Ah, kasi po Father, may liwanag kanina. Sobrang liwanag habang nandito kayo sa loob. Nakakasilaw. Ano pong ginawa ninyo? Tanong ko. Nagkatinginan silang lahat at halatang namamangha at naluluha ang nanay ko. Yan ang hiwaga ng pagmamahal ng Diyos sa atin at mapalad ka, iha. Sagot ng pare, sabay tingin sa mama ko, sa aking tita at sa sakristan. Nung lumaon, nalaman ko na wala silang liwanag na nakita. Tanging ako lang. Tanging Biblia at krus ang dala nila Father noon. Ang paniniwala ng mama ko, habang naglarasal sila, tumugon ang mga anghel sa kalangitan. Tanging ako lang yung nakakita ng katibayan na tumugon sila sa panawagan at pagdarasal. Patunay ang napakatingkad na liwanag, yung tipong lalamunin ka sa tindi nito. Dagdag ko nga pala sa kwento ko, umaga nga pala naganap yung nakita ko yung beam of lights na yon, mga around 9 a.m. Ito naman pangalawang kwento ko ay naganap sa bansang Kuwait way back in 2007. Maikli lamang ito, ngunit hindi ko makakalimutan. Ito ay naganap nung nagdesisyon ako na tumakas mula sa aking employer. Since nagpatuloy siya sa pagpapakita ng motibo sa akin. Nagsimula ito sa pagpapakita niya lang sa akin. At nang sa huli, nangihipo na siya. Kapag tumakas ka sa employer mo, may consequences yun. Aalis ka nang hindi nila namamalayan at syempre kapag umalis ka, anuman ang mangyari sa iyo sa daan, bahala ka na sa sarili mo. Kadalasan, kapo mo pa Pinoy ang magpapahamak sa iyo. Lahat yun pinagdasal ko at tinanong ko sa Diyos kung dapat ko nga bang gawin yun at yun na nga, dumating na yung araw na tatakas na ako. Halos mamatay ako sa nebios. Parang katapusan ko na ng mga oras na yon
kapag lumabas ako sa pintuan. Ang kasama ko na kapwa Pinay din ay maluha-luha nagsabi, "Lynn, sobrang naghahalala ako sa'yo. Ngunit alam ko na buo na talaga yung iyong kalooban na umalis. Alam ko na yun naman yung tama." Mahikbi-hikbi na yung sabi niya. "Ate Angie, ano man ang mangyari sa akin, ipagdasal mo naman ako. Oras na may mangyaring masama, pakikontak na lang din yung pamilya ko ha. At higit sa lahat, maraming maraming salamat. Ikaw na ang tumayong ate ko dito sa Kuwait. Basta mag-iingat ka ate. Basta paglabas ko ng pintuan, umakyat ka na kaagad sa taas. Mahal na mahal kita ate. Salamat." Yun nga, yung tumawag na sa cellphone ko yung taxi driver na susundo sa akin. Dali-dali nang umakyat sa taas si Ate Angie. Huminga ako ng malalim. At yun nga, lumabas na ako na bitbit ang aking malaking maleta na nakasilid sa isang garbage bag. Napakabigat ng maleta ko. Nang isara ko ang pintuan ng bahay, napaisip ako ng, "Diyos ko, ikaw nang bahala sa akin." Sabay hakbang papuntang gate na malayo-layo pa at mga 10 metro mula sa pinto. Ngunit laking gulat ko, matapos sa mga 3 hakbang, may naulinigan akong boses. Lalaki, at pakiwari ko, ang kanilang mabigat na bag ay parang wala lang. Gumaan, at wari may kumabig sa akin sabay bigkas ng, "Halika anak, walang mangyayari sa iyo." Napakasarap sa tenga ng boses. Malanghel, parang pelikula, boses ni Hesukristo. Nang makita kong aking anino habang naglalakad, napansin kong hindi ka figure ang nandoon, kundi figura ng isang matangkad na lalaki, mahabang buhok, parang may roba, yung tipong lakad ng isang lalaki na may akay-akay sa paglalakad. Ako yung akay-akay niya, parang panaginip, ngunit gising na gising ako. Naging matiwasay at tahimik ang aking paglalakad. Wala akong ibang narinig noon, basta parang kulob lang ang tunog ng lahat. Nung nakalabas na nga ako ng gate, doon ko nakita yung taxi na hindi naman kakilala. Number lang nung driver ang binigay sa akin ng taga-embassy noon. Walang kasiguraduhan kung salbahe ba o hindi. Nung makalabas na nga ako ng gate, bumalik sa dating bigat yung maleta ko at bumalik na rin yung ingay sa paligid. Sa bansang yung Clark, ang gising ng mga banyagang amo ay bago mag 10 a.m. Mga 9 a.m., kahimbingan pa ng mga kanilang tulog. Sumampa na ako sa taxi at pagsara ko ng pinto, sabay naman takbo kaagad ng taxi para makaalis kaagad sa lugar at maihatid ako sa Embahada ng Pilipinas. Habang nasa daan, nagpakilala ang driver sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Rudy. "Alam mo kabayan, hindi na ako dapat tutulong sa kung sino mang Pinay natatakas. Muntik na akong makulong noon," sabi niya. Doon ko na-realize na ano man ang mangyari sa akin o kapag nasundan pala kami, maaaring ikapahamak ninyo ni Mang Rudy. Kaya talagdagan ang aking matinding takot na humupa na sana kanina matapos akong akayin ng mahiwagang lalaki. "Eh, bakit po kayo tumuloy kabayan?" tanong ko. "Ewan ko, basta pagtawag mo, pakiramdam ko, kailangan kitang tulungan. Pati ang misis ko, hindi na rin tumutol. Kaya malamang may malaking dahilan kabayan." Kibit balikat niyang sagot. "Eh, ikaw kabayan, bakit ka sumakay? Mapanganib yung basta ka nalang sasakay dahil sa di mo kakilala." Balik yung tanong sa akin. "Sa susunod, sakali lang, huwag na huwag kang sasakay sa di mo kakilala. Marami nang napahamak. O naku, o siya, maganda ka na at malapit na tayo sa embassy." Dagdag niya. To cut the story short, Clark, ligtas nga ako nakarating sa embassy ng Pilipinas doon sa Kuwait. At sa awa naman ng Diyos, matapos ang proseso, nakauwi na rin ako ng Pilipinas, nang ligtas at maayos. Kahit tumipas ng napakaraming taon,
hindi ko malilimutan ang mahiwagang lalaki. Yung mga sinabi niya sa akin na kahit sa ibang bansa ay nandoon ang Diyos at ililigtas ka anumang oras. Tumawag ka lang at tutugon siya. Palilibutan ka ng mga taong ipapadala niya sa kahit napakahirap ang sitwasyon. Tulad sa nangyari ngayon sa mundo, tanging ang ating Panginoon, Diyos lamang, ang makakatulong sa atin. Manalik, magtiwala, at gumawa lang ng mabuti. Tutugon na tutugon siya sa pinakaimposibleng oras at paraan. Siya lang ang tanging makapangyarihan, ang ating poong may kapal. Hanggang dito na lamang po, Clark, at sana nagustuhan ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po at more power. Yours truly, Lynn. Hello guys, my name is Owen. Ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa uray. Hindi ko alam kung ano ang Tagalog term para sa nilalang na yan, but for sure, sa mga Bisaya, Hiligaynon o Ilonggo, pamilyar kayo dito. Nangyari ito noong mga nasa 1988 to 1992. Hindi ko alam yung exact year. Hindi ko na rin kasi naitanong kay Mama. Noong mga panahon na yon, si Mama ay palaging nahihilo. Masama ang pakiramdam. Napapadalas din ang mood swings. Medyo lumobo rin yung tiyan niya. Maraming kasabi noon sa kanya na buntis daw siya sa fourth child nila Papa. Wala pa ako nito. Nagliliwaliw pa ako somewhere down there. Inabot ng ilang buwan na ganun si Mama. Ayaw niyang maniwala na buntis siya kasi nireregla naman daw siya, tapos wala siyang maramdamang galaw sa loob ng kanyang tiyan. Hanggang sinabi ng amo ni Papa sa kanya na magpa-check up na siya dahil hindi na maganda yung nangyayari. Kaya pumunta siya kaagad sa siyudad para doon magpa-check up. Pinapiti siya ng OB tapos in ultrasound, pero puro negative yung lumabas. Hormonal imbalance lang daw. Kaya binigyan siya ng gamot at isa na doon yung pamparegla. Doon si Mama umuwi sa bahay nila Lola sa siyudad. Kinabukasan daw noon, biglang nagbiling si Mama pero wala naman siyang nararamdamang sakit. Nagulat na lang siya na maraming dugo yung lumabas. Napahiga siya at humingi ng tulong. Hindi na siya dinala sa ospital kaya tumawag na lang na kumadrona. Isang ilan daw niya, lumabas na yung fetus na nasa 5 months na ang laki. Lalaki ito at taong-tao na talaga. Kita na raw yung tangos ng ilong ng fetus. Nagulat sila Mama. Bakit ganun? May baby na lumabas eh walang nakita sa ultrasound the baby. Tapos after daw lumabas ng fetus, nag-stop yung bleeding ni Mama. Nakatayo na siya kaagad na parang wala lang. Hindi naman daw siya nakaramdam ng sakit o ngalay. Gusto siyang dalhin nila Lola sa ospital, kaso umayaw siya kasi okay na naman daw yung pakiramdam niya. Kaya hindi nila na napilit si Mama. Sabi ng kumadrona na isa rin palang magagamot, matagal na daw patay yung fetus. Medyo tuyo na daw kasi yung katawan nito. Sinabi niya na ilibing na kaagad yung bata, kaya inilagay nila ito sa isang garapon at inilibing sa silong ng bahay. Bilin niya, bantayan ni Mama at babalik daw siya kinabukasan. Kinabukasan, Linggo. Umalis yung mga kapatid at pamangkin ni Mama para magsimba at si Lola lang yung naiiwan na kasama si Mama. Itong si Mama, sobrang tigas ng ulo, panayan tayo at lakad. Kaya nagagalit na nga si Lola. Nilagyan na lang din siya ng arinola sa kwarto. Eh si Mama naiihi, medyo conservative kaya nilak niya pa yung pinto. Baka raw kasi may biglang pumasok. Kaso yun lang, imbis ihi yung lumabas, sobrang daming dugo. Nagbleeding ulit siya. Sigaw siya ng sigaw dahil sa sobrang sakit sa ibabang parte ng katawan niya. At yung ulo niya daw, parang minamaso. Si Lola naman, naiiyak na kasi nakalak yung pinto mula sa loob kaya hindi niya mabuksan. Humingi na ng tulong si Lola. Sinira ng mga tumulong na kapitbahay yung taas ng pinto kasi makapal yung pinto at hindi nila masira kaya yun na lang yung sinira nila. Pinapasok nila doon yung isang bata
para yun na yung magbukas ng pinto. Dumating din naman kaagad yung kumadrona, pero tahimik at almado lang daw ito. Pinahiga nila si Mama, saka siya pinailinan todo. Biglang sabi ng kumadrona, "Lalabas na ang kakambal ng bata." Nawindang sila Lola, habang si Mama naman, kahit kamumulat lang ng mata niya, ay itim lang yung mga paningin niya, na hindi niya marinig yung boses nila Lola. Tanging boses lang ng kumadrona ang narinig niya sa kanyang isipan. Akala nga nila Lola noon, eh mamamatay na si Mama, kasi sobrang daming dugo na lumalabas sa kanya, at ang sama-sama na ng hilatsa ni Mama. Parang natutuyo na ito na hindi mapaliwanag. Hanggang sa nailabas na ni Mama ang isang bilog na parang karne. Tapos parang may stinger daw ito. Sabi ng kumadrona, isa itong uray. Aniya, ito ang dahilan kung bakit di ma-detect sa ultrasound na buntis si Mama. Dahil parang bulaklak na namumukadkad daw ito sa loob para takpan yung baby. Inislice pa nila yun. Purong laman lang talaga ito, tapos binalot ito ng kumadrona ng itim na tela at dinasalan. Ipinatawid niya ito sa malaking ilog, saka doon inilibing para hindi na makabalik kay Mama. May posibilidad kasi na sundan siya nito dahil inarin daw nito si Mama. Ang mga uray daw ay mga anak ng mga elemento sa tao. Uray ang tawag sa kanila kapag nasa sila papunan pa lamang. Maraming klase ang uray. Yung pinaka-common ay yung pugita at ahas. Nakuha yun ni Mama nung ilang beses silang naligo sa malaking ilog dito sa lugar namin kasama ang mga kapatid ko at si Papa. Hindi ko lang naitanong kay Mama kung ano talaga yung nangyari, kung bakit siya nabuntis, pero sa hinuha ko, baka may gumagalaw sa kanya sa panaginip. Ayaw na rin niya kasi magkwento tungkol sa bagay na yan. Sabi ng kumadrona, kung naipanganak ni Mama yun, yung fetus na batang lalaki ang mabubuhay. Pero magiging kakaiba daw ito dahil hindi naman daw ito tao. Years after, ipinagbuntis ako ni Mama. Sana nagustuhan niyo ang aking maikling kwento. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Owen. Hello guys! Gusto ko lang sanang i-share yung experience ko at story tungkol sa isang gitara. Nangyari ito way back 2006. Tandandala ko pa kasi teenager pa lang ako noon. Sino dito yung mahilig bumili sa mga ukay-ukay? O yung mga garage sale? Mga surplus? Japan surplus? Eh sino ba naman yung hindi maaakit sa mga gamit na authentic na mura na, bagong-bago pa? Minsan, yung mga gusto natin bilhin na original eh sobrang mamahal at hindi kaya ng mga budget natin. Kaya minsan sa surplus na bibili natin ng mura ang mga original na halagang bagsak presyo, kaya jackpot na matatawag ito. So ito na nga, mahilig akong mamili ng mga gamit sa mga surplus o ukay-ukay. Halos nga karamihan sa mga sinusuot ko mula sa ukay-ukay, tsaka yung mga ibang gamit ko sa surplus ko lang nabili. Nakita ko itong isang gitara sa isang Japan surplus sa Malate. Kasi sa labas pa lang ng store, nakadisplay na yung mga iba't ibang mga gitara. Ngunit sa isang gitara lang ako nakafocus at mabilis akong nahatak nito. Maganda kasi yung design. Design na makaluma na pang Japan design na meron pang mga flower-flower. Tinesting ko at okay na okay yung tunog. Kaya binili ko na kaagad. Mahilig kasi akong mag-gitara. Bali nasa tatlo na yung acoustic ko, kasama na yung nabili ko. At isang electric guitar, meron din ako nun sa bahay. After 2 days ko na ginagamit, okay naman siya. Nung ikatlong araw nga lang, nagsimula na yung mga kakaibang kababalaghan dun sa gitara. Minsan ginagamit ko siya, nag-iiba bigla yung tunog at wala na sa tono. Ako lang naman yung gumagamit ng gitara ko sa bahay, pero bakit parang wala lagi sa tono yung gitara na yun? Oras-oras ko ito tinutono. Oras-oras din naman akong gumagamit. Kaya minsan, pag iniiwan ko yung gitara ko saglit, pagbalik ko para gamitin, aba wala na naman sa tono,
pero binaliwala ko na lang yun. Kaso, kinabukasan pagkagising ko, pumunta ako sa baba para maghilamos. Second floor kasi yung bahay namin. Napansin ko na lang yung gitara ko na binili ko sa surplus, nasa sopa. Tinanong ko si mama ko, "Ama, bakit nandito yung gitara ko?" "Aba, ewan ko sa'yo, pagkagising ko nandiyan na yan." Sagot ni mama. Nagtaka ako kung bakit nasa baba. Tinanong ko yung mga kapatid ko at si papa. Di naman daw nila kinuha yun sa kwarto ko. Lahat kasi ng mga gitara ko nakasabit sa kwarto ko at nakadisplay. So yun na nga. Paulit-ulit na lang nangyayari yun at oras-oras ko tinutuoy yung gitarang yun at araw-araw din na pagbaba ko, nasa baba na yung gitara ko. Pinapagalitan na nga ako ni mama kung bakit lagi ko na lang daw yun iniiwan sa sopa bago matulog. So ayun, sa sobrang kong pikon dahil nga bagong gising lang ako noon, pinagsabihan ko yung mga kapatid ko na kapag nahuli ko lang sila na hawak yung gitara ko, ihahampas ko talaga sa mga pagbumukha nila yun. Aba, sila pa yung nagalit sa akin dahil di naman daw nila pinakikilaman yung mga gitara ko. Sa sobra ko rin pikon sa gitarang yun kasi laging wala sa tono, di ko na siya ginamit buong araw at iba na lang yung ginagamit ko. Kinagabihan nun at tulog na kami sa bahay, bigla akong nagising. Narinig ko na may tumutunog ng gitara sa baba. Kaya dali-dali akong bumaba at tinignan ko yun. Nakita ko yung gitara na naman na nabili ko sa surplus. Nandun na naman siya sa sopa. Kinuha ko ito at lumabas si mama at papa sa kwarto at sinabing, "Nak, narinig mo rin pala." "Pa, ma, bakit nandito to?" tanong ko. "Ewan ko, kagigising lang din namin. Baka may kakaiba na dyan." Sagot ni papa. Natakot na ako at iniwan ko ng gitara sa sopa at bumalik na sa kwarto. Nung nakapatay na yung mga ilaw, pumikit na lang ako at nagdasal. Kinabukasan, palaisipan pa rin sa akin kung bakit umunog yung kagabi. Dinala ko ito sa kwarto at tumugtog ako. Nagpatugtog ako ng "Can't Help Falling in Love" at ako'y kumakanta at nung bandang "Can't Help Falling in Love with You", bigla akong kinilabutan. Kasi narinig ko na may sumasabay sa akin na "Wisa with you". Tunog ito ng isang lalaki na ako lang naman mag-isa sa kwarto, pero bakit may narinig akong boses? Kinabahan na ako at di ko na ito tinuloy. Kinagabihan nun, tulog na kaming lahat. Bigla kaming nagising dahil tumutunog yung gitara sa baba. Tumunog ito ng "Can't Help Falling in Love", kaya kinilabutan na naman ako lalo at naalala ko yung nangyari kanina. Lahat kami natakot ng mga kapatid ko at nag-iyakan na nga kami sa sobrang takot. Nung nakabukas na yung mga ilaw, pumunta na kami doon. Bigla itong tumigil sa pagtunog. Rinig na rinig pa rin namin yung tunog ng bass. "Saan mo ba kasi nabili yan?" tanong ni papa. "Sa Japan surplus pa." "Itapon mo na yung bukas para di na makagambala pa," sabi ng aking papa. Sinabitan nila ito ng rosaryo sa ulo ng gitara at iniwan na lang namin sa sopa at natulog na kami ulit. So ito na lang po, medyo mahaba na po eh. Hanggang dito na lang po muna. Ay nagkataon na nag-labor pa yung alaga kong aso. Maraming salamat sa pakikinig. Ang inyong lingkod, Rock. Warning: huwag na huwag ninyong ulitin ang salitang balbal ng malakas at hindi higit sa 3 beses. Dahil kapag lumagpas ka daw doon, marinig ka ng isa sa kanila. Nakwento sa amin to ni Lolo,
3 araw bago siya mawala. Bedridden na si Lolo ng panahong yun dahil sa sakit na lung cancer. Mas pinili na lang niya na sa bahay kaysa magpagamot sa ospital dahil sa may kamahalan pa at pagod na rin naman daw siya. Nirespeto namin yung desisyon ni Lolo kahit talabag kila Mama, wala na kami nagawa. November 12, 1999, 8 o'clock ng gabi. Sinabi ni Yaya Lely na pinapatawag kami lahat ni Lolo at pumunta daw kami sa kwarto niya. Ilang minuto lang, andun na kami lahat. Kami magkipinsan ay nakaupo sa lapag habang sila Mama at mga kapatid niya ay nakatayo lang at naghihintay. Nagpatulong si Lolo noon na mapaupo sa kanyang rocking chair at nung makaupo na siya, nagsimula na siyang magkwento. Sabi niya, bantayan maigi yung bangkay niya. Huwag na huwag iiwan ng walang bantay habang nakaburol. Siguraduhin na maigi yung pagkakasemento ng libingan niya. Yung tipong hindi mahuhukay at mabubuksan. Kapag may napansin kami kakaiba sa katawan niya, magpatawag daw kami kaagad ng albularyo. Nang tanong yung pinsan ko kung bakit ganun yung bili ni Lolo. Ayon kay Lolo, nung bata pa siya, nagbigkat siya ng salitang balbal ng 3 beses na napakalakas. Nangyari ito nung misang maglabas sila magpipinsan sa ilog dahil nagkukwentuhan sila tungkol sa balbal. Naglalakad na sila pauwi nang may humarang sa kanila na isang matanda at sinabing susundan si Lolo ng balbal kahit saan siya magpunta at hanggang sa mamatay siya para nakawin at kainin ang katawan niya. Dahil sa bata pa lang si Lolo noon, pinagsawalang bahala na lang niya. Pero nung magsimulang malaman niya na may sakit siya at siya ay nangihina, nararamdaman niya na may palagi nakasulod na sa kanya. Minsan may nakita siyang isang malaking anino sa sangingan at mukhang nakatingala sa kanya mula sa bintana. Kaya naalala niya yung sinabi sa kanya nung bata siya ng matanda. Hindi ako naniniwala noon sa kwento ni Lolo dahil simula pa lang bata ako, hilig niya na akong kwentuhan ng mga nakakatakot. 3 araw yung makalipas. Binawian na ng buhay si Lolo at naging abala na lahat ng halos ng tao sa bahay para ayusin yung pagbaburulan niya. Halos lahat kami puyat noon dahil papalit-palit kami para magbantay kay Lolo dahil mahigpit niya itong bilin. Inasikaso din namin yung mga kamag-anak namin na dumarating mula sa Maynila. Huling lamay noon at pinagsisisihan ko yung araw na yun. Nung huling gabing lamay ni Lolo, ako ang nakatokang magbantay sa kanya. Sobrang dami ng tao. Dahil doon, lalo ginaging busy sila Mama sa pag-asikaso ng mga bisita. Bigla na lang may lumapit sa aking lalaki at naghihingi ito ng maiinom. Sabi ko noon, saglit lang at tatawagin ko yung iba kong pinsan para utusan dahil hindi ko pwedeng iwan si Lolo nang walang papalit sa akin para magbantay. Pero nung time na yun, wala akong makita na pwede kong mapag-utusan. Nagsalita ulit yung lalaki na sobrang nauuhaw na daw siya. Sinabihan niya ako na siya na lang daw muna yung magbabantay habang kinukuha ko siya ng tubig dahil hindi daw niya alam kung saan pwedeng kumuha. Dahil doon, sinabihan ko siya na huwag aalis hanggat di ako bumabalik. Nagpunta ako noon sa kusina para kumuha ng tubig na makasalubong ko si Mama. Nagalit siya noon kung bakit ko iniwan si Lolo. Sabi ko may nagbabantay naman sa kanya yung naghihingi sa akin ng tubig. Pero sabi niya, wala daw tao doon kaya hinanap niya ako kaagad. Kaya nagmandili si Mama na tingnan yung katawan ni Lolo. Tinawag niya ako para magbantay ulit. Pagdingin ko sa katawan ni Lolo, parang wala naman nagbago, maliban na lang sa parang bigla yatang tumaba yung katawan ni Lolo. Dati hindi nakadikit yung magkabilang braso ni Lolo sa gilid ng kabaong dahil sa mapayat na siya. Pero ngayon, bakit parang nakadikit na? Kinabahan na ako noon. Kaya tinawag ko si Mama at sinabi yung mga nakita ko. Inutusan ni Mama si Tito na tawagin yung albularyo sa amin para tingnan yung katawan ni Lolo. Hinintay muna namin na magsiuwian yung ibang mga bisita
saka namin pinapasok yung albularyo. Ganun na lang kaming nabigla nung sumilip yung albularyo sa kabaw ni Lolo. Mabilis siyang napatras at nagsalita ng lingwahe na hindi ko maintindihan. Nang harapin niya kami, sinabi niya na hindi na katawan ni Lolo yung nasa kabaong, kundi katawan na lang ito ng saging na ginagamitan lang ng ilusyon ng balbal para bumukhang katawan pa rin ni Lolo. Iyak nang iyak noon si Mama dahil sa nangyari. Sinabi pa niya kung may pwede kaming gawin para mabalik yung katawan ni Lolo. Pero sabi ng albularyo, wala na daw. Sa mga oras na daw na ito, nakain na daw ng balbal yung katawan ni Lolo. Iyak ako ng iyak noon. Kinabukasan, libing na ni Lolo. Hindi na pinabuksan ni Mama yung kabaong at diretso ng pinalibing. Yung iba naming kamag-anak, nagtaka. Pero dahil siguro nirerespeto nila yung araw na yun, hindi na sila nagtanong pa. Pagka-uwi namin ng bahay, akala ko galit na galit sa akin si Mama. Pero niyakap niya lang ako at sinabi niya na huwag ko daw masyadong isipin yung mga nangyari dahil wala naman akong kasalanan. Iyak pa rin ako nang iyak noon habang nakayakap kay Mama. Akala ko galit na galit siya sa akin. Noong araw ding yun, bumalik yung albularyo sa bahay at binigyan kami ng babala dahil daw may naamoy siyang balbal sa loob ng bahay. Kanina daw kasi, nakita daw niya si Tito sa sementeryo na sumisigaw at hinahamon yung balbal na kumuha sa katawan ni Lolo at ilang beses daw nitong sinabi yung word na balbal. Bigla naman lumabas si Tito sa kusina kaya bigla kami kinilabutan ni Mama. P.S. Habang tinatype ko yung story na to, nandito ako sa dating kwarto ni Lolo at nakaupo sa rocking chair niya. May iba pang dalang damig yung hangin galing sa bintana. Nagtaka ako kaya pumunta ako dun sa bintana. Nakita ko si Tito na nakikipag-inuman at ganun na lang yung kaba ko na may makita akong paru-parong itim na nakadapo sa likod ni Tito. Naalala ko yung isa sa mga kwento ni Lolo na simbolo daw ito na malapit na daw mamatay yung taong dadapuan noon. Kung sakaling mangyari man yun, hinding-hindi ko nagagawin pa yung pagkakamaling nagawa ko dun sa lamay ni Lolo. Nag-research ako tungkol sa mga balbal at ang sabi dito, sa liyo mga aswang na kumakain ang katawan ng mga patay na tao. Napakabango daw sa kanila ng ganun at kapag nakuha mo ang kanilang atensyon dahil sa pagkakatawag mo sa kanila, susundan ka daw nito hanggang sa mamatay ka para kainin yung katawan mo. Ang inyong lingkod, Jasper. Good evening po sa inyong lahat. My name is Clarissa. Ang kwentong ito ay nagmula sa aking tito na kapatid na bunso ni Papa. Nangyari ito nung nasa 20 years old pa lamang siya. Alam naman natin, di ba, na mahigpit sa mga anak ang mga magulang dati. Nandiyan na yung pag alas 6 na, kailangan na sa loob ka na ng bahay. Kung hindi, lalapat sa inyong katawan ng sanga ng gumamela o di kaya yung sanga ng madre kakao. Usap-usapan kasi noon sa baryo nila sa Samar na may gumagalang aswang at nambibiktima ito. 20 anyos nga si Tito Joel noon pero dahil sa nakasanayan na niyang hindi gumalagala, minsan lamang siyang umalis ng bahay para magtrabaho. Hapon noon at pauwi na si Tito galing sa pinagkatrabuhan niya. Mas pinili niya na lamang na maglakad dahil malapit-lapit lang naman ang kanilang bahay sa kanyang trabaho. Habang naglalakad si Tito, may nakasalubong siya na isang babae na medyo bata sa kanya ng 2 taon. Ayon ito sa kanyang tansya. Dahil kakaiba yung kilos ng babae, tinanong niya ito hanggang sa magkasalubong na sila. Maganda ito at mahaba ang buhok. Kinausap ito ni Tito bilang pagbati. Ah, kumusta? Ngayon lang kita nakita dito. Taga saan ka? Diyan lang sa kubo na yon. Habang sinasabay ito ng babae, hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata niya. Matapos yun, nauna na si Titong umalis. Kinagabihan,
Nautusan siya ng tatay niya na mangahoy sa kaparangan para sa lulutuin nila sa hapunan. Alas 6 umalis si Tito at 6:30 na raw siya nakarating sa kaparangan. Hindi niya napansin na nasa likuran na pala siya ng kubo kung saan sinabi ng babae na nakasilubong niya na doon ito nakatira. Natigilan si Tito noon sa pangangahoy dahil una pa lang niyang nalapitan yung kubo na yun. Matagal na kasing pinagbabawalan sila na pumunta doon dahil nga daw aswang ang mga naninirahan doon sa bahay na yun. Hindi naman naniniwala si Tito sa mga ganun. Iniisip niya lang na panakot lamang ito sa kanila. Lumapit si Tito sa kubo at sumilip sa may bintana na nakabukas na kaunti. Dahan-dahan siyang kumilos kasi baka mahuli siya at masabihang magnanakaw. Iginala niya ang kanyang mga mata at kita niya ang isang matandang babae na sa tingin niya ay yung nanay ng babae na kasulubong niya. Palagay niya raw ay nasa 80 plus na ito, pero ang liksi pa kumilos. Hindi niya namalayan na alas 7 na pala ng gabi, ngunit naroon pa siya at hindi pa umuwi. Tiyak na lagot siya sa tatay niya. Saktong palis na siya nang marinig niya ang pagaspas ng pakpak ng isang malaking ibon. Alam niyang hindi yun ordinaryong ibon kasi sobrang lakas daw. Nagtago siya sa isang malaking bato para hindi siya makita. Nawala yung pagaspas kaya lumapit si Tito sa pwesto malapit sa pintuan ng kubo upang makita niya ng mabuti yung mga nangyayari. Nakatago si Tito sa likod ng puno habang kinikilabutan daw siya dahil kitang-kita niya ang isang malaking ibon na may kagat-kagat na parte ng tao. Parting binti ng tao ang kagat-kagat ng ibon. Matapos ay binagsak nito sa lupa, saka umalis muli yung ibon. Mga 3 minuto ang lumipas, dumating naman yung dalagang nakita ni Tito doon sa kalsada. Napakadungis nito at may bahid pa daw ng dugo sa bibig, saka dinampot nito ang putol na binti sa lupa. Dumabas naman yung matanda sa loob at tinulungan yung dalaga. Hindi pa rin makapaniwala si Tito, kaya lumapit si Tito sa kubo at sumilip muli sa pader na gawa sa kawayan. Nasa bandang kusina si Tito nakasilip at kitang-kita niya kung paano sinabit ang binti ng tao. Lumapit yung dalaga sa binti at inamoy-amoy ito habang naglalaway. Lumapit naman ang ina nito at pinagalitan yung babae. Sinimula ng matanda na hatiin ng binti kasi tingin ni Tito ay lulutuin nito. Sa sobrang takot ni Tito, agad siyang umalis at hindi na dinala mga kahoy na pinapakuha sa kanya. Alas 8 na nakarating si Tito sa bahay nila at naabutan niya si Lolo na galit sa kanya. Pero kahit daw na tigasin si Tito, umiyak talaga siya ng sobra, kaya tumigil si Lolo sa pagpapagalit sa kanya. Kinuwento niya kay Lola at Lolo at sa mga kapatid niya kanyang nakita. Nung kumalma na siya at matutulog na sila, nakarinig si Lolo na pagaspas ng ibon. Kinuha ni Lolo ang kanyang balisong, saka winagayway sa hangin na parang hinahamon yung aswang. Kumpirmadong aswang nga daw ito, sabi ni Tito, kasi natakot ito sa panghahamon ni Lolo sakali may padulik papalayo. Sa tingin ni Lolo, sinundan si Tito nito dahil alam na ni Tito ang sekreto nila. Kinaumagahan, nung papasok na ulit sa trabaho si Tito, natanaw niya ang kubo kung saan nakatira yung mga aswang. Nagulat siya dahil sira-sira na ang kubo at sunod na sunog na. Na maghapon at nakauwi na siya, nanatnan niya ang kanilang kapitbahay na si Mang Jose na kauka-usap ang kanilang ama. Narinig ni Tito ang usapan ng mga ito. Bandang alauna pala ng madaling araw, sinugod ng pamilya na nabiktima nila at iba pang mga tao yung kubo kung saan nandoon yung pinaghihinalaang aswang. Kinumpirma muna ng ilan sa kanila na aswang nga ang mga iyon. Kita nila kung paano lapain na mag-ina ang isang bangkay ng tao. Kaya sinunog na nila yung kubo.
hindi na nila alam kung namatay ba yung magina o kung nakatakas. Eto namang story ko na susunod ay base sa nangyari sa pinsan ko nung umuwi kami sa Samar. Windang na windang akong nakarating sa Samar dahil first time ko palang makararating sa lugar ng papa ko. Nasa biyahe pa lang, hindi ko na mapigilang mag-imagine ng mga mangyayari kapag naroroon na ako. Fiesta sa lugar, kaya inibitahan kami nila Lola na pumunta kami doon para magkasama rin kami. Nakarating kami ng tanghali sa mismong lugar nila. Talagang walang pinagkaibang itsura nito ngayon tulad ng kwento ni Tito noon. Kamustahan at batian ang nangyari at sa sobrang pagod ko, agad ako nakatulog. Nagising na lang ako mga bandang alas 7 na ng gabi dahil sa mga ingay ng mga tao sa labas. Mga nagkakantahan at mga nagiinuman. Lumabas ako para tingnan yung mga ito nang biglang kalabitin ako ng pinsang kong babae na si Mitch na anak ni Tito Joel. Inaaya ako nito na maggala daw sa bayan nila dahil nga maraming palabas. Nasiyahan naman ako dahil hindi tulad ng piyesta sa lugar namin sa Batangas, mas maganda at mas masaya ang piyesta dito. Pumayag naman ako kasama namin yung dalawa ko pang pinsan na sila Jig at Jess. Tuwang-tuwa kami habang binabagtas ang daan nang biglang kumalam yung sikmura ng dalawang pinsan ko. Sa sobrang excited nila na pumunta sa bayan, hindi na nila nagawang kumain. Nag-request si Mitch na makikain kami sa isa naming kamag-anak na hindi ko pakilala. Madadaan na naman ito bago kami makarating ng bayan. Hindi naman kami natatakot maglakad kahit na ang gilid ng kalsada na nilalakaran namin ay parang katulad ng kwento ni Tito sa akin. Marami naman kasing tao na nakakasalubong kami. Lahat naman kami ay umayon sa gusto ni Mitch, lalo na ang dalawang pinsan namin. Nung nasa tapat na kami ng isang simpleng bahay na walang masyadong tao sa labas, kumatok si Mitch at pinagbuksan nga kami ng isang babae. "Hello po, tita. Si Clarissa pala ito. Umuwi sila dito." Sabi ni Mitch. "Ah, ganun ba? Ang ganda naman pala ng pamangkin ko. Ako yung tita mo. Asawa ako ng pinsan ng tatay mo." Sabi nito. Wala na akong paki sa sinabi ng babae. Basta nabati niya ako na maganda. Kontento na ako. Umimik naman yung dalawang pinsan ko na kung marami ba daw handa si tita dahil gutom na raw kami. Eh sila lang naman yung gutom. At dahil nga sa sobrang excited silang maglakwatsa, nakalimutan nilang kumain. Sinabi naman ni tita na marami silang handa. Pagpasok namin, napatakip ako ng ilong dahil sa masangsang na amoy. Inisip ko na lang na baka dahil sa mga pinagayatan ng karne o dahil hindi pa nga nalilinis. Hinadaan kami ni tita ng dinuguan, apretada, sisig at adobo. Nagpaalam muna si tita na may bibilhin daw siya muna sa labas. Yung dalawang pinsan naman namin, parang kakakawala pa lang sa preso sa sobrang takaw. Si Mitch naman ay pinipigilan ng dalawa at hindi ka agad ito kumain. Inilabas nito ang apat na kalamansi tsaka binutas ang kalamansi gamit ang ngipin niya. Nangibit ako sa ginawa niya, sobrang asim kaya nun. Kahit kami ay gusto niya yung gayahin siya. Uno nagbablood ng kalamansi si Mitch sa kanyang dinuguan. "Halos masuka na ako at tumili ang mga pinsan namin sa nakita. As in pulang dugo na ang kaninang medyo brown pa at nakakasuka rin ang mga laman. Ibinudbud naman ni Jig ang kalamansi niya sa adobo at talagang tumili siya ng super dahil talagang nakakadiri yung nakita namin. May dila ng tao. Sure ako kasi alam ko naman yung dila ng hayop sa tao at karating tao na sa tingin namin ay parating braso dahil may tattoo pa." Sabi kasi nila, ginagamitin ng ilusyon ng aswang ang mga pagkain. Hindi ko na sinubukan ng sa akin at agad ko nang niyaya sila na umuwi. Nasa may kalsada na kami at tinatahak na ang daan pa uwi na makita ni Mitch ang isa pa naming kamag-anak. Kinuwento nito ang nangyari sa amin
at inaya kami nito sa kanila para magpakalma. Binigyan kami ng tig isang baso at isang pichel na may lamang tubig. "Salamat," sabi ni Mitch. Ang pinagtataka ko, pinihit niya ng pakaliwa at pakanan yung baso. Kitang-kita namin kung paano ito nabasag. Nung dumating na yung kamag-anak namin, nagdahilan na lang si Mitch na nabasag daw yung baso. Nagtaka ako kung bakit biglang nabalisa ang itsura nito, saka sinabing papalitan na lang yung baso ni Mitch at pumunta na nga ito sa kusina. Pero hinila na kami ni Mitch palabas. Sobrang takot na takot kami sa mga nangyayari. Nang makarating at makaupo na kami sa labas ng bahay nila Lola, agad na nagkwento si Mitch. Nakasanayan na raw talaga nila na gumamit ng kalamansi at ang pagpihit sa baso. Sila Lolo raw ang nagturo sa kanya noon. Alam rin pala ng mga pinsan ko ang paggamit noon, pero masinunan nila yung pakatakawan nila sa pagkain. Marami sa kamag-anak namin na inggit sa buhay nila Lolo mula noon hanggang ngayon. Kaya nang malason si Tito Ben noon dahil uminom ito ng inalok na kamag-anak namin, nag-aral si Lolo ng tungkol sa baso. Ang tungkol naman sa kalamansi ay turo na raw talaga kila Lolo ng ama nito noong sila ay maliliit pa. Tinanong ko sa kanila kung kamag-anak ba namin yung aswang at sinabi nilang hindi. Dahil ang aswang ay asawa ng pinsan nila Papa at ampun lang naman ipala itong pinsan nila, kaya hindi nila tinuturi talaga na kamag-anak. Kinuwento namin ito kila Lolo at nang matapos ang pista, umuwi na rin kami sa Batangas. Hindi ko pa rin talaga makakalimutan yung experience ko na yon. Kaya ngayon, alam ko na rin kung paano gamitin yung kalamansi at mabasaging baso. Dahil nung sinabi namin ito kay Lolo, agad niya akong tinuruan. Kaya sa bawat kainan na pupuntahan ko, ginagawa ko talaga ito. Talaga naman masasabi ko nakakadiri lahat na nakikita ko sa tuwing papatakan ko ng kalamansi ang pagkain nasa harapan ko. May mga aswang pala talaga. P.S. Walang ideya si Mitch na magagawa sa amin ang kamag-anak namin na pakainin kami ng ganun. Kaya doon niya naiisip kumain dahil mabait naman ito sa kanya. Hindi rin alam ni Mitch na pati sarili namin kamag-anak ay magagawa kaming lasunin. Ang inyong lingkod, Clarissa. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants. Ganon din yung mga katulad ko nandito lang sa Pilipinas, pati na yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so let's go ahead and discuss the stories na ating pong nilahad po sa video na ito. Unahin ko po muna sa dalawa pong nagpadala po talaga dito sa Dolls and Spooks ng mga kwento nila. So, ito po ay walang iba kundi sila CJ at saka po si Lynn. Okay, so salamat sa inyo dalawa, CJ at saka Lynn, sa pagpapadala ng inyong mga stories. Sana ay huwag kayong magsawa na magpadala pa ng iba pang kape. Nambulot pa ako, diba? Tuloy-tuloy na sana eh. Magsana kayo, huwag kayong magsawa na magbibigay ng inyong mga kwentong kababalaghan dito sa ating channel. At yung iba naman pong kwento, you know the drill, galing po yun sa Spookify. So maraming salamat din sa mga senders doon. Okay, so let's go ahead and discuss the stories. Unahin muna natin yung sa kwento nga po ni CJ. Okay, so according kay CJ, itong kwentong ito galing po sa kanilang kasambahay po dati na pinangalanan po niyang Inday niya. Okay, so dito sa kwentong ito, pinapakita na talaga na parang hindi talaga pwede na masyado kang mapagtiwala sa mga taong hindi mo naman ganun kakilala. Kasi minsan nga kahit nga sa akala mo, super kilala mo na, tiwalang-kwala ka sa kanya na hindi mo akalain na gagawa siya ng masama sa'yo. Huwag ka, okay? So nalingat ka lang na pabayaan mo lang siya na kaunti na hindi mo nababantayan kung ano-ano nang ginawa na ikasisira mo, ikasisira ng buhay mo. Okay, na ikapapahamak mo pa kung minsan. So ayun nga, siguro ng mga panahong ito medyo, alam niyo yung medyo bata pa yung panahon. Siguro yung mga tipong 1900s pa lang. Mga ganyan. Kaya parang tipong, okay, sige, pasok ka sa loob. Kuha ka lang ng tubig. Huwag ka. First time niya nakilala yung taong yun. Hindi niya ito kilala maliban nung araw na yun. Okay? Kung ako naman, okay, siguro parang tipong,
Oh, maghintay ka dyan sa labas, bibigyan ka ng tubig. Hindi yung tipong, oh sige, pasok ka na lang dyan, kuha ka na lang ng tubig. Okay, sabihin na natin na wala ka naman tipong gamit na may mananakaw. Kunyari, payak lang naman yung pamumuhay ninyo, hindi naman kayo mayaman, wala naman kayong mga mamahaling kagamitan sa loob. But still, ang pinaka-importante doon yung nandun yung anak mo, and then yun na ngayon nangyari. So, nagtaka siya bakit kanina pa parang hindi pa lumalabas yung pinapasok niya sa loob ng bahay nila. Okay, parang na makikiinom lang. Siguro naisip niya na ito, nakakain na ba to? Kung nakitain na rin ba to? Ewan ko. But anyway, so sadly, hindi tayo dapat tumawa kasi ang ginawa niya, pagkakita niya doon is kinakain na yung anak niya. Okay, eventually nung sinilip niya ito. Okay. And then ayun, siguro lesson learned. Okay, medyo hindi na siguro siya ganun kadali magtiwala. And then, okay, ginamit nga nila yung pangalawa nilang anak para maging pain nga. And then ngayon siguro yung ibang mga tagapakinig nga medyo nagtaka rin, katulad nga nito ni CJ na bakit pati yung anak nila parang ginawa nilang pain. Siguro yun lang talaga yung paraan para mapagiganti nga nila at siguro matigil na yung aswang na yon na makapamiktima pa ng iba. Okay, kasi nga tila ang gagawin at gagawin nun mamimiktima na mamimiktima ng iba pang bata o kung iba pang tao dun sa lugar na yon. So, ayaw naman nila siyempre mangyari yun. Okay, at saka isa pa nakabantay naman sila, hindi naman yung tipong parang hindi nila pinag-isipang mabuti yung mga gagawin nila kapag nangyari yun. Okay, pero ito naman talaga ang aswang na ito, no? Masabi ko lang, medyo makapalang muka. At walang pinagkatandaan, okay? So, ito yung tinatawag na fooled me once, shame on you. Fooled me twice, shame on me. So, ano ang kala niya? Parang ganun pa rin, ahanga-anga pa rin yung ano. Oh, okay, nakalimutan niya siguro. O, parang Snow White lang ang dating. Alam niyo yung kwento ni Snow White, yung tipong ilang beses, kasi ang alam lang natin yung nasabi lang dun sa movie na Snow White, yung kumain na siya ng apple. Prior to that, may mga iba pang attempts tong si Evil Queen dito kay Snow White, okay, para nga mategi siya, okay, so yung mamatay siya. Ano ba, nasasaling na ako gumamit ng mga words like tegi, yung mga ganyan. Anyway, okay, yun nga, yung may parang ribbon o yung may parang suklay, ganyan na may mga lason, okay? And then, nakakalimutan niya, nagkakaroon siya ng amnesia. Napaka-convenient, diba? Nagkaka-amnesia siya after niya magamit at maligtas siya. Okay, hindi na lang siya nakaligtas nun sa pinakahuli yung sa apple. Kasi, in-ingest niya talaga. But anyway, okay, so ang masasabi ko lang talaga tungkol doon, mag-ingat na lang talaga tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. So, yung mga kumakatok-katok dyan, pag yung pagkagad pagbubuksan, peace lang, mamaya may balil na pala yan na hawak-hawak, o kaya patalim na biglang, alam niyo yun, may mga kulto kasi daw na sinasabi sila na nananaksak na lang bigla kapag pinagbuksan mo ng pinto. Di ba ang kapal ng muka, isorbuin ka na nga, sasaksakin ka pa. Okay, isang kapa na iba. But anyway, ingat na lang kayo talaga. Okay, mag-ingat kayo, huwag kayo basta-basta magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa inyo. Siguro kilatisin yung mabuti, lalong-lalo na kung involve yung inyong mga anak, maliit na anak sa mahal sa buhay, yung mga wala namang kakayahan para ipagtanggol yung kanilang sarili. Okay, so I think hindi ko na kailangan i-elaborate kung ano yung mga pwedeng mangyari. Maliban sa pag-isa aswang, marami pang dapat talaga tayong iingatan o ano bang tawang ang gusto kong sabihin? Basta parang ano, kailangan natin isipin, okay? Kasi nga, hindi talaga natin masasabi, akala mo mukhang inosente pero yun pala, okay? So siya pala yung isang masamang nilalang or what. But anyway, so enough of that. So thank you sa talaga CJ sa pagbabahagi ng very good kwento na yon. Wow, napaka-taglish ko. Very good kwento. Napakagandang kwento na yon, okay? So mag-move on naman tayo dito sa kwento naman po ni Lynn. Okay, gaya nga na sabi ni Lynn, ayaw niya na puro po tungkol sa aswang lang o tungkol talaga sa sobrang katotokutan lang yung mga nababahagi na kwento dito. So ako rin naman, so syempre ako gusto ko pa rin po, kaya nga gumagawa tayo ng commentary sa huli, gusto ko parang makapulutan ng aral, okay? So may makukuha tayong aral dito sa kwentong ito na pwede natin i-apply sa ating sariling buhay. And then ito nga, ano ba bang pinakamagandang aral na pwede natin makuha kundi yung mga parang paghihimala, yung mga pagpapatuon na meron talagang Diyos. Okay, kasi nga katulad ng mga nangyayari ngayon sa ating buhay, okay, so medyo may pinagdadaanan po tayo na mahirap, okay, dahil nga sa mga, alam nyo na, okay, ayun, hindi ko pwedeng sabihin po dito yung word kasi po ayoko naman pong ma-flag itong video. Alam nyo na, okay, but anyway, okay. So,
Ang pinakaano ko dito is talaga huwag tayo mawawala ng pag-asa. So humingi tayo ng tulong sa buong may kapal. Okay? So tanging ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Well, syempre matutulungan din tayo ng ating mga sarili at mga ibang mga tao. Pero nangyayari po yun dahil nga sa pananalig po sa Diyos. Ngayon yung iba, syempre yung iba yung mga atheist dyan, hindi naniniwala. Well, ayoko naman kayo kontrahin, ano? So, nirerespeto ko ng inyong mga opinion, pero para sa akin, bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, naniniwala talaga ako na meron pong Diyos, okay, na hindi po tayo pababayaan kahit anong mangyari, okay? At medyo na, siguro medyo na-touch talaga ako dun sa part na nandun ka nga sa Kuwait, okay, na ito yun nga, alam naman natin, vulnerable yung isang tao kapag wala siya sa sariling bansa niya, wala naman siya talaga kakilala doon, iba yung lingwahe doon, iba yung kultura, okay, and then yun nga, nasa peligro siya kasi medyo may pagka-maniac yung kanyang employer. Huwag natin sugarcoat, maniac yun, okay, at siguro kung nagtagal-tagal pa siya doon, baka may nangyaring masama sa kanya, okay, at mabuti na yung ginawa niyang pagtakas, pero medyo nag-aalangan ako. Hindi siya nag-aalangan, ang tamang term dito is medyo hindi ko kasi alam. Never pa po kasi ako nagpagtrabaho sa ibang bansa. Hindi pa po ako nakakapag-abroad actually, okay? Kahit saan po, kahit Hong Kong, kahit saan na malapit na bansa dito sa Pilipinas, hindi ko pa napupuntahan. Wala pa. Pilipinas pa lang yung napupuntahan ko, yung mga probinsya dito sa Pilipinas. So hindi ko po alam yung mga ganyan pong kaso o yung mga tipong paano po yung ginagawa sa kapag ganyan na minamaltrato ka o kaya parang nananamantala yung employer, okay, na bakit ganun? Kasi iniisip ko parang okay, mag-isuma ako sa embassy or sa police, sabihin ko tong ano, yung employer ko binabastos ako, ganyan. Hindi ko alam kung ano, ganun ba, iba ba to? Iba ba yung kaso kapag nasa ibang bansa ka? Siguro iniisip ko kasi siyempre hindi mo naman bansa yun. Baka most of the time kakampihan talaga nila yung kababayan nila. Pero ayun, medyo hindi po kasi malinaw sa akin itong ganitong klaseng mga kaso since hindi nga po ako nakaka-experience pa ng ganun. But anyway, siguro yun nga ang tanong ko sa inyo, paano ba yung ganun? Kasi nasa isip ko, magsusumbong ako sa police o magsusumbong ako dun sa agency ko na okay yung pong amo ko dito, inaapi po ako or minamaltrato ko or may ginagawa po siyang hindi ko gusto. Okay, ano pong gagawin ninyo? Tulungan niyo po ako makalis dito kasi ayoko na sa kanya. Okay, so ganun po ba, hindi ganun po ba yung kadali o hindi yung ganun kadali na parang tipong okay, sige, dadalhin kita kung saan, papapick up kita or what. So ayun, okay, sana po mabigyan niyo po ako ng linaw. Okay, paki-comment na lang po down below kasi interesado po ako talaga kung paano ba yung proseso kapag ganun. Okay, na if ever na meron nga po kayong experience na yung amo ninyo ay medyo may pagka-maniac o ay basta, okay. Anyway, so mapadako naman po tayo dun sa ibang kwento nga. Ito naman pong kwentong ito ay regarding naman po doon sa uray, okay? Ngayon, first time ko po nakarinig ng ganong klaseng word, uray. Akala ko parang nakakatawang word eh. Parang alam niyo yun, parang okoray or something ganon. Pero as it turns out, okay, yung uray pala, yung po yung parang pinaka, I don't know kung matuturing siya nakakambal ng bata na sa sinapupunan, nakakambal ng engkanto na bata. Ewan ko. Okay? But anyway, so dito sa kwentong ito, yun nga yung uray eh, para siyang bahay bata. Tama bang term yun? Basta anyway, ang pinakaano niya is parang tinatakpan niya yung bata, pinoprotektahan niya siguro, na hindi ko naman alam kung paano niya pinoprotektahan yung babying yun. Kung ganun nga, nagbibigay nga ng sintomas itong babaeng ito na buntis siya, tapos na pa-ultrasound siya, and then dahil nga sa walang nakita yung doktor na may bata doon sa sinapupunan niya kasi tinatakpan nga nitong uray na to, edi yun, uminom tuloy siya ng pampalaglag, okay, yung mga tipong pamparegla nga, ganyan. Edi yun nga yung nangyari sa kanya, namatay yung baby, okay, imbis na nabuhay siguro kung talagang sinabi na buntis nga lang, o ganyan, di siguro kinyari niya full term, malilaban niya na anak pala yun ng elemento or what. Pero ayun nga, nakasama pa, okay, napahamak pa lalo. Okay, so please, kung may mga alam po kayo tungkol sa kwentong ito, yung mga isabi nga niya, yung nakakaalam daw po ng mga ganitong salitang word, o salitang word, wow, redundant. O yung ganitong salita na uray, yung mga taga Hiligaynon, mga Cebuano, mga Bisaya, o yung mga Ilonggo, ganyan. So,
Maaari po ba kayo mag-share din po ng mga kwento ninyo regarding sa Uray? Kung ano po yung nalalaman nyo tungkol doon. So, interesado po kasi ako. Ngayon ko lang kasi talaga narinig. I've never heard at all. Okay, tungkol dito sa word na Uray na to. And then, sabi niya, medyo na-intriga ako na parang magiging kakaiba daw. Okay, kapag nabuhay daw yung bata. Paano kakaiba? As in kakaiba na sobrang ganda? O yung tipong, ito ba yung sobrang, wow, yung parang anak ng Amerikano, yung napakaganda, o napakatalino, or what? Or something bad na hindi nakakaiba na tipong mukhang halimaw yung bata, or mukhang impacto, o mukhang tiyanak, o ano. Kasi hindi niya masyado napaliwanag na sabi niya nakakaiba. Like, kakaiba in what way? Kasi may kakaibang maganda, like kakaiba yung ganda. O meron din mga kakaiba yung kapangitan, o kakaibang itsura na abnormal. O I'm sorry for the term na ano, pero ay, you know, para lang maintindihan nyo kung anong ibig kong sabihin, nakakaiba as in something out of the ordinary na not necessarily good. Okay. But anyway, so ayun nga po, yung tungkol nga po sa kwentong yon na inilabutan din ako, imagine, okay, nananahimik yung babae, tapos yung pala eh, nabuntis siya ng isang elemento at nagkaroon na parang Uray doon sa loob ng katawan niya at may tendency na balikan siya. Kaya hindi ko naman kung paano siya babalikan. Ay parang forma lang naman na parang naman lang. Oh, oh my God, parang nakakadiri. Na-imagine ko pa yung itsura, parang nakakadiri yung itsura na. Oh my God, parang nightmare fuel. Okay, but anyway, so next na kwento naman yung tungkol dun sa gitara. Okay, na nabili sa isang surplus shop. Ako, mahilig din akong mamili ng mga, well, not necessarily damit, ano. Although may bili ako ng damit, pero okay. Damit para sa mga manika, okay? Hindi damit para sa sarili ko. Ako kasi parang pihira lang din ako bumili ng damit. Parang yung mga damit ko dito siguro mga kailan ba ako huling bumili ng damit? Siguro last year pa. Actually, yung suot-suot ko nga ngayon parang ano, sira-sira nga. Kasi nga ang init, parang basahan na nga ito eh. Parang isang laban na lang nito eh. Parang papunta na siya sa basahan. Okay? Kaya hindi ako nagpapakita, yun ang dahilan. Kasi mga punit-punit yung mga damit ko. Kasi nga hindi ako, wala akong pambili. Wow. Hindi naman sa walang pambili. Kundi hindi na ako bumibili kasi nga hindi naman ako talaga totally mahilig sa mga bagong damit or mga damit. Okay, but anyway. Okay, so tungkol nga dun sa surplus shop. Ako naman, mahilig din ako bumili ng mga vintage items, yung mga ganyan. And then yung damit nga, na pang ukay-ukay para sa mga big dolls ko. Hindi para sa kung kanino man. But anyway, so yan, maraming ganyan na mahilig sa mga surplus items. Kasi nga, tama nga siya. Mabibili mo yung mga items na yon na mura lang. And then most of the time, mas better pa yung quality niya kaysa sa mga nabibili sa mga malls or nabibili mo online, ganyan, na sa Shopee, sa Lazada, or what. Okay? So ito nga, nabili niya gitara. So far, so good. Wala naman tayong ano yun. Wala naman silang masasabi tungkol sa gitara, ganyan. Wala naman. Kailan ba tayo nakarinig na haunted na gitara, diba? Ito yung yata ito. So, hindi natin alam kung bakit naging haunted to. So, binibigyan ko ng isip na or kwento na siguro yung may-ari nun, pinatay, tapos namatay siya, nahawak niya yung gitara, natalisikan pa ng dugo niya yung gitara. Yung parang tipong Annabelle lang, tapos sumapi yung kaluluwa niya doon. And then, kaya siya nagmumulto ngayon. Or maring hindi naman sa ganun kabrutal. Yung tipong talagang namatay lang siya sa sakit, and then, pag-aali niya yung gitara niyon, and then, syempre, ibinenta ng mga kamag-anak niya siguro after that. And then, attached na dun sa gitara. So, nagbumulto siya through that. Now, hindi ko alam kung bakit takot na takot yung may-ari, no? Kasi nga, okay, wala naman nangyaring totally masama. Like, hindi naman sila nagising isang araw na hinahampasan pa sila ng gitara or kung ano man. O wala naman sila nakikitang nakakatakot na itsura na multo doon sa paligid ng gitarang yun. At tanging nangyari lang naman dun sa kanila eh, yung gitara na pupunta sa mga lugar na hindi naman nila doon nilagay at tumutugtog mag-isa. Kung ako matutuwa pa nga ako, sige go, tumugtog ka mag-isa, makikinig lang ako. Di okay lang, di ba? Wala, para sa akin, parang okay, parang medyo na OAN lang ako doon sa ibang mga tao na yun lang pala eh, o anong nangyari pagkatapos? Ayun lang, tumutugtog mag-isa. Yun lang? Okay? Well, matatakot pa ako siguro kung ano, yung mga tipong nagising ka isang araw na sinasakal ka ng gitara o tipong naglalakad ka sa may hagdanan, biglang lumitaw yung gitara dun sa panan mo, bigla kang nahulog sa hagdanan. Yung mga ganun na tipong gusto kang patayin ng gitara o patayin ng item na yon. Pero kung tipong pagpaparamdam ng ganyan, wow, please, okay, kung may mga item kayo na ganyan, ibigay nyo na lang sa akin. Okay, sobrang matutuwa pa ako kasi nga sobrang I live for that stuff. Yun, parang gusto ko yung mga parang exciting na bagay na ganyan nga.
nakakaiba. Hindi ako yung tipong, oh my God! Naku, may narinig ako na gumagalaw, may narinig akong kumigas. Well, I suppose magugulat ka, matatakot ka at first. Pero not to the point, tatakbuhan ko, sisirain ko yun, itatapon ko, bususunugin ko, na parang tipong katapusan na ng mundo na parang tipong kailangan ko siyang tanggalin sa buhay ko kasi sobrang sinisira niya ang buhay ko. Kung parang wala lang, nagpaparamdam, nagbibiro, okay lang, okay? Parang ano lang, parang pet lang, okay? Parang si Barbie lang, medyo nagbibiro, naglalambing, or ano. So, okay, ewan ko. I just find it OA yung mga ibang tao na parang bothered na may mga ganun. Okay, as long as hindi naman nila sinisira yung buhay ko, okay lang sa akin. So, go. Go, do your thing, live your best life. Okay? So, ano, magparamdam ka dyan, go. Basta, so, wag yung tipong natutulog na kami tapos gigisingin mo ako nang gigisingin. Siguro yung mga tipong pa-play-play lang ng music, okay lang. Okay, ganyan lang. Ganun lang. Basta wag tipong yung ibabagsak mo yung mga gamit ko, sisirain mo or parang poltergeist activity na. Okay? So, yun lang po yung masasabi ko regarding that. Doon naman po sa susunod na kwento, yung bilin po ni Lolo. Now, I'm not so sure about this story, to be quite honest. Kasi nga po, hawang ko, ngayon lang narinig na parang ano. Kasi you would think that if this is really true, I mean, narinig ko na kasi yung kwento na tungkol sa mga balbal, yung mga tinatawag nilang basta yung mga kumakain nga ng mga patay na tao, ganyan, yung mga, alam ko may tawag pang iba eh, na term para sa balbal eh. Basta whatever, okay, well anyway, so that's not really important. So ang ano lang dito is, yung balbal daw, kapag tatlong beses mo binanggit o higit pa yung pangalan ng malakas sa parang pasigaw, now I don't know kung bakit mo gagawin yun, okay, so para kang baliw na paulit-ulit mong babanggitin yung word na yun na wala namang ano. But anyway, okay, so eventually yung gagawin pag namatay ka daw, kakainin yung katawan mo. So meron po ba makakapagpatotoo tungkol dito sa ganitong kwento na ganito po talaga yung nangyayari sa mga taong nagsasalita ng word na balbal? Okay, so ilang beses ko na binanggit yun. But anyway, so ayun, para sa akin wala lang, okay. Masasabi ko siguro, oo, pero medyo horrible naman nga na isipin na kinain yung katawan ng tao. Although yes, patay na siya, hindi naman siya buhay. It's not as if buhay siya na kinakain siya. And then, well, hindi nga na nagawa yung mga kailangan niya gawin dito sa mundo dahil nga kinain na siya. Pero to think na yun nga, kasi sa paniniwala natin ng mga, lalo na tayong mga Pilipino, so medyo may pagpapahalaga talaga tayo sa mga namatay natin, yung mga yumaon nating kamag-anak, kaibigan, o mga kakilala, ganyan. So, gusto natin na mabigyan ng tamang respeto yung katawan nila hanggang sa mailibing sila, or siguro di nga kung i-cremate niyo or what. Okay. Pero yung iba kasi mga culture, alam niyo yung ano, yung sky burial. Akala ko nga ang ano, yung sky burial dati, yung tarang tipong itatapong ka sa mula sa eroplano pababa. Yung pala hindi. Huwag kidadalhin yung katawan mo sa taas ng bundok, tapos ipapakain sa mga vultures o yung mga condor o yung basta mga ibon o kaya hayop siguro or what. Okay, so parang ano, ipapakain nga sa mga ano. Okay, then sabi din niya, paniniwala nila, magiging part ka ng ibon na yon. Well, technically yes, part ka na talaga niya kasi kinain na niya, kinonsum ka na niya yung katawan mo. So, yung essence mo, yung life spirit mo, mapupunta doon sa ibon, okay? So, lilipad-lipad siya, pag-fly-fly, and all, so on and so forth. So, yun yung paniniwala o yung parang gawain ng ibang mga cultures. Pero yun nga, hindi po ito. Parang siguro mahirap lang talaga sa atin tanggapin yung gano'n na parang ipapakain yung katawan mo. Medyo nakakapangilabot. Imagine makakita ka ng gano'n. Baka sobrang masusuka ka, din nangingilabot ka, din nakakatawa matay talaga siya. So, naiintindihan ko rin naman. Kasi ako personally, hindi ko po gagawin yun. Okay? Nabanggit ko lang po yun na may gano'n pong kultura yung ibang mga masabi religion ba? Basta yung mga iba taga ibang bansa kasi I doubt na may ganito sa Pilipinas na ipapakain yung katawan sa mga ibon o mga hayop. Okay, pero ako personally hindi ko yung gustong mangyari, okay? If ever man na dumating na yung panahon na kailangan ko ng mag-goodbye dito sa mundo. Okay, so ang gusto ko talaga mangyari dito ay yun nga, cremation. Okay, gusto ko magpa-cremate. Okay, and then gusto ko ilagay yung abo, okay, sa isang vase o siguro parang ilagay sa isang
namumulaklak na puno, rose, okay, ganyan. Ay, dun yun na, yun parang pinakapuntod ko, yung rose. Habang nabubuhay yun, ganyan, o yung bulaklak na yung puno ng bulaklak. Parang hindi pala, ilang-ilang na lang, para mas malaki, para puno, pero mabango yung bulaklak. No, yung parang feeling ko ako yung yung puno na yun. Namumuhay ako. Wow, parang ano lang, no? Alam niyo yung sa Encantadia, parang ganun si Minea, yung parang ano ni Minea, wow. Perfect. Okay, but anyway, so ayun na nga, so mapada ko naman tayo sa susunod pa po na kwento regarding naman po ito dun sa kwento po ni Clarissa. Okay, so galing din po ito sa Spookify. So dito kay Clarissa, dalawa yung visionary niya po na kwento actually. So yung una, tungkol nga sa experience po ng tito niya na nakakita po siya ng ano, aswang. Talagang tapang naman itong tito niya na talaga sinilip niya at sinilip. Pero medyo nagtataka lang ako dito sa mga aswang na ito. Okay? Medyo mahina. Akala ko ba ang aswang matalas ang pakiramdam? Matalas yung pang-amoy, paningin. Paano nagawa na nasalisihan sila ng tao na sinisilip-silip sila for how long? Okay, na hindi nila naramdaman, hindi lang nila naamoy. Hindi lang nila parang napansin na, parang meron nanunubok sa atin na. Parang ganyan. Okay, and then nakauwi pa yung lalaki. Okay, so I don't know kung parang siguro itong girl aswang na to, baka nagkaroon siya ng crush dito sa tito Joel nito ni Clarissa. Okay, kaya alam niyo yon, baka yung tipong, parang hindi ko kaya ma, parang hindi ko kaya na biktimahin siya kasi na, kahit sa maigling panahon na yun, nagustuhan ko siya, nailab ako sa kanya. Kaya medyo pinatawad niya, okay? So, we just don't know. Now, hindi rin alam dito, okay, sinabi rin naman ni Sender kung namatay ba yung mag-inang yun o hindi. After sinugin yung katawan, yung, hindi ko sinugin yung katawan nila, sinunog yung kanilang kubo, okay? Well, hindi ko maintindihan kung bakit ano. Nandun na sila eh, sinunog na nga nila yung kubo. Bakit hindi pa nila nagawa na tipong siguraduhin na mamamatay itong mga aswang na ito? Like ano, sana kumuha sa mga sibat o yung mga itak o mga ganyan. Okay, and then sa kanila, anuhin? Oh, you know, parang kasi you're just leaving it all to chance na baka dumating yung panahon, maghiganti rin sa inyo yung mga aswang na ito. Wala lang. Para kasi pelikula, di ba yung mga pelikula na, okay, bakit hindi mo siguraduhin na matay na yung kontrabida? Like, barili mo dun sa, I'm so sorry sa sinasabi ko, medyo kasabihin nyo, ang napakasama ko. Pero ibig sabihin yung mga sa pelikula na, ano ba yan? Kasi talaga magkaroon pa ng part 2. May part 3 pa yata ito na hindi siniguro na patay na si kontrabida bago sila umalis. Ayun tuloy na buhay pa at nakapaghiganti pa ulit sa kanila. Kung parang ano, ito ibang ano, Diyos ko, siguraduhin mo na wala na, tegin, yun talagang dead na talaga siya. Hindi na talaga siya magkakaroon pa ng chance na mag-appear pa dun sa part 2. Okay, or part 3. Okay, ano ba to, Diyos ko? So, siguraduhin nyo na hindi na, wala na siyang chance na mabuhay pa ulit. Okay, but anyway, so enough of that. And then regarding naman dun sa last na kwento nga ni Clarissa, tungkol nga dun sa babasaging balso at saka sa kalamansi. Wala naman ako masyadong masasabi dito since ilang beses rin tayo nagkaroon ng galitong klaseng kwento regarding sa babasaging baso na yan or plato o kaya yung kalamansi. So make sure lang na kung dadayo kayo sa ibang lugar, makikipiesta kayo, budburan nyo ng kalamansi. O may nagsabi dito sili daw or something kasi kapag yung kalamansi daw naaamoy daw yun ng aswang o nung ano, hindi ka daw paaalisin. Okay? So, siguro pinaka-best nito, huwag ka nalang makikain. Okay, so, look ka nalang sa inyo. At saka yung pagkain mo parang katulad lang ng mga nasa club ka. Or nasa diskuhan ka or what. Na kapag niiwan mo yung iyong drinks, yung mga girls dyan, okay, pag niiwan nyo yung inyong inumin, yung iniinom yung juice, iced tea, or whatever it is, kung uminom kayo ng alak, wine. Kapag niiwan nyo yan, huwag nyo na pong inumin ulit. Baka po nilagyan na po yun ng pampatulog. So, same dito. Huwag nyo pong inumin, baka po kasi may nilagyan na po yun ng lason at kung anong mangyari sa inyo pagkatapos. Okay? Pero grabe talaga itong mga ganitong klaseng kwento. Ano? Kasi yung nakinainis ko dito is, hindi mga ibang tao ito sa kanila, mga kamag-anak nila, kahit sabihin na hindi nila kadugo. Okay? Sabihin natin na hindi naman sila talaga magkamag-anak technically. Pero, okay, matagal kayong magkakilala, parang nagtuturingan siguro kayo kahit paano since may respeto sa isa't isa, meron pong kahit konting affection. Bakit po kinakailangan nilang maglasunan? Well, nabanggit naman dito medyo inggit, okay? Medyo insecure, bitter, inggitera at inggitero itong mga kapamilya mo na I can relate.
Okay? So may mga ganyan talaga na sobrang inggit na inggit talaga sila sa iyong success, sa iyong tawag nito narating sa buhay, na parang gusto ko nilang makitang mapabagsak. Okay? And then gusto nila hindi lang yung tipong manghirap ka kundi mamatay ka. Okay? So siguro pinaka-best na lang nagagawin nila is talagang medyo, you know, look at them sideways, medyo okay, yes, ayoko sana sabihin to, pero minsan talaga kinakailangan din talaga yung makipagplastikan ka sa mga ganito, kasi hindi mo lang sila pwedeng haawayin na, hoy, nandito ka din naman pa, mga hampas lupa, lumayas ka dito. Syempre kailangan mo silang pakisamahan din kahit paano, pero kapag katulad ng ganyan, kasi ako, if ever mangyari yan sa akin, ewan ko lang, o yung mga tipong, oh, okay, salamat dito sa pagkain, mukhang masarap ah. Okay, tikman mo muna. O bakit tayo mo tikman? Anong meron dito sa pagkain na to? Meron ba akong dapat na ipag-alala? O itong inumin na to, inumin mo. O bakit tayo mo rin inumin? Ano bang meron dito sa inumin na to? Bakit ayaw mo inumin? O sige, paligo mo na lang. Tapos ganyan, tapos binato mo yung tubig dun sa mukha niya. Okay? Tapos yun, di, nagdrama ka dun. Tapos tinapon mo yung mga pagkain kung ano. Mga walang hiya kayo, lalasunin niyo ako! Mga hampas lupa, magsilayos kayo! Magsilayos kayo! Wow! Wow, wala lang, nabaliw lang. But anyway, so ayun lang po sabi ko tungkol dyan. Okay, so I hope na nag-enjoy po kayo sa ating pong kwentong napili ngayon sa video na ito. So please, kung hindi pa po kayo subscribe, ano pang hinihintay nyo? Make sure that you're subscribed to this channel. Click the subscribe button. Pakiclick din po yung notification bell para hindi po kayo makamiss out ng kahit ano pong video dito sa ating channel. And then, paki-click din po please yung pong share button. Okay, paki-share din po itong video na ito please para po mas marami pa pong makaalam ng tungkol dito sa ating channel at lumago pa po yung ating Dalsin Spooks family. So pwede nyo i-share sa Twitter, sa Facebook, kahit saan nyo po gustong i-share na social media ninyo. Okay, pwede po yun. Okay, then kung may mga kakilala naman kayo na hindi pa po subscribe, sabihin nyo po sa kanila, mag-subscribe na po sila, na panginihintay nila. Paki-click yung subscribe button. Libre po yan, wala pong bayad. Okay, and then yun, para maka-join po kayo dito sa ating Happy Family in the Dark. Okay, yun lamang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.